Ang ating kwento ngayong gabi ay tungkol sa isang sakristan na nagngangalang Bobby. Samahan niyo ako sa isa na namang araw ng kwentuhan ng kababalaghan, misteryo at katatakutan. Ako si Silas at nanonood ka ngayon sa Pinoy Online Pocketbook. Si Bobby, 14 na taong gulang. Isang hindi pangkaraniwang sakristan ng San Isidro Labrador at saksi sa napakaraming kagimbal-gimbal na pangyayari. Siya ay isang abandonadong bata sa pintuan ng simbahan. Natagpuan siya ng paring si Father Oyo sa labas bago ito mag-agahan sa tapsilugan. Mayroon siyang napakalaking balat sa mata na animoy nadapa sa planggana ng tinta. Sakop mula kanyang noo hanggang ibaba ng ilong sa kaliwang mata. Kaya naman nakalakihan na niya ang mga bansag na babing balat, babing pusit, babing black eye. Ultimo babing malas ay binansag na rin sa kanya. Hoy, ba't naman pati babing malas? Huh, nagtaka ka pa. Eh kasi mukha kang puwet, kaya balat sa puwet. Sadya namang kawawang bata si Bobby. Inaapi ng karamihan dahil sa kanyang estado sa buhay. Pati na rin ng mga kasama niyang sakristan. Buti na lang ay nandyan ang kanyang tumatayong ama na si Father Oyo para ipagtanggol siya sa mga taong katulad nila. Isang napakabuting pare ni Father Oyo. Hangad niya ang makatulong sa kanyang kapwa at nasasakupan sa simbahan. Gustong-gusto niya magkaanak, ngunit dahil sa vow of celibacy at kanyang obligasyon sa Panginoon ay hindi na niya itinuloy ang balak niyang magkaroon ng asawa at pamilya. Diyos Ama, alam ko po na may obligasyon ako sa inyo. Kaya maraming salamat po at ibinigay niyo sa akin ang bata na ito. Ito na lang po ang tuturing kong anak at iba pang mga bata na walang magulang. Isang biyaya kung iturin ni Father Oyo si Bobby. Hindi man perpekto sa paningin ng karamihan, ngunit para sa kanya, ito ang kanyang tanging yaman. Isang bata na nangangailangan ng pagmamahal. Pagmamahal na katulad ng kaya niyang ibigay. Isang traveling priest kung siya ay maturing. Ito ay sa kadahilan ng wala siyang pinipiling lugar o sinisinong tao. Kung kailangan siya, ay pupuntahan niya ang nangangailangan ng kanyang tulong. Nakatira si Father Oyo at si Bobby sa simbahan. Parehas silang ulila sa magulang. Kaya naman ginagawa niya lahat ng kanyang makakaya upang mapunan ang atensyon, pagmamahal at pagkalinga nang magulang na hindi nagkaroon si Bobby. Tinitrain niya na rin to upang ito ang posibleng maging tagapagmana ng kanyang talento sa pag-akay ng kaluluwa para sa Panginoon. Kaya naman, sa mga pinupuntahan ni Father Oyo ay lagi niyang kasakasama ang batang si Bobby. Isang umaga ng Linggo pagkatapos ng misa, ay may miyembro ng simbahang lumapit kay Father Bobby upang humingi ng payo. Ito na pala ang simula ng karanasang kahit kailan ay hindi makakalimutan ng batang si Bobby. Bobby, anak, baka isama kita sa aklan ha? Kasi meron tayong miyembro kanina na lumapit sa akin, si Aling Isabel. Tutulungan lang natin sila. Yun nga lang, baka may makita ka mga bagay na hindi mo pa maiintindihan sa ngayon. Ang importante lang, magtatanong ka sa akin at makikinig ka at gagawin mo kung ano yung sasabihin ko. Ha? Kinagabihan ay nag-impake na ang dalawa at kinabukasan ay sumakay na ng barko papuntang Aklan. Halos 18 oras din ang biyahe at pagdating nila sa laot ay sinalubong sila ng isang owner na pagmamayari ng kamag-anak ni Sister Isabel at dalin sila sa kanilang bahay upang isagawa na ang hinihingi nilang tulong.
Pagpasok pa lang nila sa bakuran, ay naamoy na ang napakabaho at sangsang na amoy sa loob ng bahay. Ito ang amoy na pamilyar na kay Father Oyo. Ang amoy ng isang naglalangis na aswang. Papasok na sana ang batang si Bobby nang hinarang ni Father Oyo ang kanyang braso habang hawak ang Biblia sa kabila, saka sinabi ang mga katagang, "In Cristo confugio ipses fortitudo et presidium." Na sa wikang Ingles, ang ibig sabihin ay, "In Christ I take refuge. He is my strength and protection." Yun ang isa sa mga unang kailangan gawin ng mga paring katulad ni Father Oyo bago pumasok sa lungga ng demonyo. Maglilimampung taon na si Father Oyo. Halos magtatatlumpung taon na siyang naninilbihan bilang pare. Napakaganda ng mga naging grado niya noong siya ay seminarista pa lamang, kaya naman isa siya sa mga pinakamapalad na pare na naipadala sa Vatican. Doon ay pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at tumira mismo sa dormitoryo ng Vatican. Isang araw habang papunta siya sa klase ay napadaan siya sa isang kwarto kung saan nagkakagulo ang mga pare at madre. Habang papalapit siya sa kumpulang tao, ay unti-unti rin niyang naririnig ang mga bulong na nagmumula sa loob ng kwarto. Pagsilip niya ay mayroon pala silang pinananalangin na hubot-hubad na tao. Nakatali ang mga kamay at paa sa kama, may pusal na panyo sa bibig, at halos kulay bangkay na ang balat. "Sister, ano pong nangyayari sa kanya?" "Ay nako, iho. Ayan ang gawa ng Diablo. Marami ka pa makikitang ganyan. Tatagan mo ang iyong pananampalataya." Panay ang tingkayad ng noon ay estudyante pa lamang na si Father Oyo upang mas makita ng malinaw ang mga pangyayari. Ano ba yan? Di ko makita. Bigla namang nahawi ang mga tao na tila sinadya ng taong nakahiga upang makita ng noon ay estudyante pa lamang na si Father Oyo ang kanyang gagawin. Bahagyang lumutang ito, nakalas ng malumalay ang mga gapos. Saka iminulat ang mga mata sabay tingin sa estudyanteng pare na siya namang nagpabalikwas rito. Pagkatapos ay itinuro ng lalaking may sanib ng dahan-dahan ang krus na nasa ibabaw ng kanyang kama. Umikot ang krus na animo ay kamay ng orasan hanggang ang mag-imporma nito ay baliktad. "Ayan, iho. Tingnan mo mabuti. Yan ang palatandaan na mayroong demonyo sa loob." Pagkabaliktad na pagkabaliktad ng krus ay nagbangga ang tingin ng taong may sanib at ng estudyanteng si Father Oyo. Sabay ngumiti ito na tila may pinapahiwatig. Ang pangyayaring yun ay naglagay ng isang malaking yupi sa pananampalataya noon na estudyante pa lamang na pare. Dahil doon ay aalis na sana siya sa seminaryo. Ngunit nang mabalitaan to ng isa sa kanyang mga gurong Frances, ay kinausap siya nito. "How are you doing, my son? I heard that you are planning of leaving the seminary. Niquit plus Moonfields?" Nasa wikang Ingles, ang ibig sabihin ay, "Please don't leave my son." "Ya vivu, montre colcu." "Please, come with me, my son. Come, come." Ang sabi ng kanyang guro ay, "I will show you something." At saka sila pumunta sa basement ng Vatican kung saan makikita ang iba't ibang taong may sanib. "My son, this is another level of serving God. This is exorcism." At dahil doon ay mas lumalim ang pananampalataya ni Father Oyo at natapos niya ang kurso sa eksorsisto. Isa siya sa ilan lamang na kinikilala at rehistradong eksorsisto sa Vatican dito sa Pilipinas hanggang sa ngayon.
Ito palang kakayahan na to ang palak ipamana ni Father Oyo kay Bobby pagdating ng tamang panahon. Anak, ipapaalala ko lang sa'yo ah. Pauunahin mo kung pumasok, pauunahin mo kung gumalaw. Susundan mo lang lahat ng gagawin ko at lahat ng sasabihin ko. Hindi normal ang mga mangyayari sa loob ng bahay na yan. Kaya kailangan ko ng 100% attention mo ha. Opo, Father. At tuluyan na nilang pinasok ang loob ng bahay kung saan makikita na ang karumal-dumal na kalagayan ng aswang. Luwa ang mata, mapuputi at buhaghagang buhok. May anyong tao, ngunit sa unang tingin pa lamang ay alam mo nang may kakaiba. Bukod sa nanggigitatang langis na tila amoy bilasang isda na pinaghalong panis na karne, ay nangingitim din ang mga gilagid nito. Taliwas sa mga drawing at mga nakikita natin sa internet na mahahaba ang kuko nito, ay hindi yun ang mga nakita nila bagkus ay tanggal pa nga ang mga kuko nito. Ang aswang na ito ay hindi miyembro ng pamilya nila Sister Isabel. Ito ay nailambat ng kanilang pamilya at nahuli sa ibabaw ng kanilang bubungan. Tinitiktikan ang buntis nilang kamag-anak na natutulog mag-isa sa kwarto. Pagpasok ng kanilang padre de pamilya ay nakita nila ang pagkahaba-habang tila na nakalaylay sa kisame ng bahay malapit na sa tiyan ng buntis. Mabuti na lamang at kalmado ang padre de pamilya. Ginising niya ang bayaw at saka binigyan ng instruksyon na kumuha ng lambat upang ihanda paghudyat niya na pupwede ng ibato sa bubong. Kumuha ng kutsilyo ang padre de pamilya. Saka hinawakan ng tila at pinutol sabay sigaw. Bayaw, ngayon na! Pinuno ng hiyaw na animo pabaliktad na higop ang buong paligid. Naramdaman ng lahat ng nakarinig ang hinagpis at sakit na nararamdaman ng aswang ng mga panahong yun. Kamuntikan pa ito makaalis, buti na lang at may dalampuriki ang isa sa mga kapitbahay saka ito'y sinaksak sa tagiliran ng aswang. Umagos ang dugo na animo bigas sa loob ng sakong butas. Dahil doon ay hinanghina na ang aswang upang lumaban pa at makawala. Nagtulong-tulong ang mga kapitbahay upang makontain ang aswang na ito. Nagbigay ang kapitbahay nilang pulis ng posas habang ang mga ngaso nilang kapitbahay ay nagbigay ng kadena. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang hindi na lumabas sa baryo ang kwento o balitang ito. Nagtulong-tulong sila upang maghalinhinan sa pagbabantay sa karumal-dumal na aswang hanggang sa makarating ang paring tagapagligtas. Gulantang na gulantang ang batang si Bobby sa nasasaksihan. Mukhang hindi napuproseso ng kanyang batang isip ang mga pangyayaring nakikita ng kanyang dalawang mga mata. Hindi siya makapaniwala na ang noon ay pinagkukwentuhan lang ng mga kapwa niya sa Kristan upang magtakutan ay nasa harap niya na mismo. Sinimulan na ni Father Oyo ang eksorsismo. Ipinaabot kay Bobby sa loob ng bag ang banal na tubig. Kahit natakot na takot ay sumunod ang batang si Bobby. Tinukod niya sa bag ang bote ng ubos na ketchup na naglalaman ng holy water. Saka ito dahan-dahang lumapit sa pare. Iabot na sana niya ang bote nang biglang tumilat ang mga nanglilisik na mata ng aswang sabay tingin sa bata na animo naninindak. Dahil doon ay bumagsak ang bote at nabasag malapit sa aswang.
Naku, pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo. Sabay takip na bata ng kamay sa kanyang mukha na may pinaghalong hiya at takot. Lumuhod si Father Oyo upang kamustahin ang bata at tanungin kung okay lang siya. Nang sa isang iglap, ay biglang pumangon ang aswang at kinuha ang isa sa mga malalaking bubog na agad niyang itinarak sa lalamunan ng pare. Nagulantang ang lahat. Wala kahit sino man sa loob ng bahay na yun ang nakagalaw ng maayos. Sadyang napakabilis ng pangyayari. Ilang iglap pa ng mga tao doon ay nakalas ng aswang ang tanikalang nakabalot sa kanyang braso at kanyang mga paa. Sabay dampot sa batang si Bobby at nawala na parang pula. Agad na itinakbo sa pinakamalapit na klinika si Father Oyo. At sa kabutiang palad, matapos ang ilang linggong pakikipaglaban sa kritikal na kondisyon ay bumuti na rin ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na nila nakita ang batang si Bobby kahit kailan. Nung umayos ang lagay ni Father Oyo, ay hindi pa rin ito umalis sa Aklan. Sinuyot niya kasama ng ilan pang mga volunteer at mga tao doon ang kagubatan, mga kuweba, mga bahay-bahay at kung saan-saan pang parte ng Aklan upang mahanap ang kanyang tinuturing uniko iho, ang batang tinuring niyang tunay na anak, ang batang si Bobby, na kung wala ay malamang siya ang pinagpiestahan ng aswang. Lumipas ang maraming linggo, ilang buwan, tuluyan nang hindi nakita ang kawawang bata. Habang lumiliit ang chance ang makita pa ng buhay si Bobby, ay ganun din lumiliit ang kanyang pananampalataya. Pakiramdam niya ay pinagkaitan siya ng langit at lupa. Daig pa ng kanyang nararamdaman ang totoong magulang na namatayan ng anak. At dahil sa mapait na pangyayaring yun ay hindi na umalis kailanman ng Aklan si Father Oyo at namuhay bilang isang ermitanyo. Sadyang nakakadurog ng puso at nakakalungkot ang ating pinagkwentuhan ngayon. Gayunpaman, maaaring nailigtas si Father Oyo ng batang kanyang kinupkop at minahal. Dahil kung hindi kinuha ng aswang ang batang si Bobby ay malamang ang leeg niya ang patuloy na pinagpistahan nito bago tuluyang mawala sa hangin. Naging usap-usapan din na kapag ka ang aswang daw ay nanghihina, kailangan lang nila makakita ng bata upang manumbalik at mag-regenerate ang kanilang lakas at gumaling ang sugat. Marahil, si Bobby ang naging rason kung bakit nanumbalik ang lakas ng aswang at nakatakas. Nasaan na nga kaya talaga ang batang si Bobby? Magkikita pa kaya silang muli sa isla ng Aklan? O sa kabilang buhay na? Maraming salamat po sa pagsubaybay. Magandang araw sa inyo.